Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Bank Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating head ng City Education Office, Doc George Tizon. Salamat SK Bank. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng mga updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, October 31, ating tatalakayin ang tungkol sa mga bagay na dapat ihanda kung may bagyo, temporary closure of cemeteries, violations report at COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig. Tungkol po sa mga bagay na dapat ihanda kung may bagyo, be storm ready. Upang maging ligtas sa pagtama ng mga bagyo o sa anumang sakuna, mahalaga na mayroon tayong sapat na kaalaman at paghahanda sa lahat ng pagkakataon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat pamilyang Tagigenyo. Maging kalmado lamang at planuhing mabuti ang mga hakbang na gagawin at maging maingat at alerto sa inyong paligid upang maging epektibo at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng mga pangunahing pangangailangan ay isa ding mainam na paraan upang tayo ay maging handa sa oras ng sakuna. Make a kit. Narito ang mga bagay na palagi nating dapat ihanda ngayong may bagyo at maging sa lahat ng pagkakataon. Supply ng pagkain at tubig para sa bawat isang miyembro ng pamilya na abot 3 araw. At radio, cellphone, flashlight, hygiene kit, whistle, first aid kit, documents, matches, at cash. Panatilihing nakahanda ang mga ito at alam ng bawat isang miyembro ng pamilya kung saan ito nakalagay. Make a plan. Gumawa ng plano kasama ang inyong buong pamilya at pag-usapan ang mga sumusunod. Una, saan kayo maaaring magtungo upang maging ligtas? Ikalawa, ano ang inyong gagawin habang umuulan at pagkatapos nito? Tandaan at isulat ang mga emergency numbers ng Taguig para sa agarang tulong. Command Center 8789-3200, Rescue Team 0917-550-3727. At tungkol po naman sa temporary closure of cemeteries, paalala para sa lahat ng nagnanais at may balak dumalaw sa kanilang mga namayapang pinamahal sa anumang sementeryo, as per Safe City Task Force Advisory No. 26, ang lahat ng pampubliko at pribadong sementeryo ay isasara mula 29 ng Oktubre hanggang 4 ng Nobyembre. Ang tanging pinahihintulutan ay burol, libing at cremation services. Maaaring muling dumalaw sa mga sementeryo simula 5 ng Nobyembre, 6 a.m. hanggang 6 p.m. Tungkol naman po sa violations report, narito ang ating accomplishment report as of October 30, 2020. RA 9165, RA 11332, and Article 151 of RPC, isa, TEP, WOA, isa, RA 9165, WOA, isa, cited, 9, curfew for minors, 19, GCQ violators, warned, 145, at impounded, 2, na may total na 178. Para naman po sa COVID cases updates, narito ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of October 30, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology, Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng mga sumusunod: 24 new coronavirus cases, 39 recoveries, 8,695 total confirmed cases, 8,559 total recoveries o 98.4% recovery rate, 63 deaths o 0.72% case fatality rate, 73 active cases at 63,769 PCR test. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Maging informed at siguruhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, SK Bank. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report.
Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang nabisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.